Welcome to my YouTube channel. Kung bago ka lang sa channel na to at true-blooded Aldab Nation ka, eh tama po ang channel na pinuntahan mo. Kaya considering na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutang pindutin yung bell para lagi po kang updated sa bagong video na ilalabas ko. Salamat po sa iyong pag-click sa channel na to. Beyonce! Di ba yung ginagawa nung nasa likod ko? Eh? Support nga, Chef! Kapag hindi mo alala, support! Hello, round one! Call me this, call me oh. I never seen anybody do that thing to do before. They say... You know? Eh, ang ganda nyo. Wala pa! Wala pa! Sino-sino sa kanila ang kumikita na sa online gaming? Barbie? Parang ayoko lang po mag-sit eh. Tanong lang naman. Tanong lang naman yun sa'yo. Kaya naman tanong lang naman. Tanong pang minaisip ng tanong kanina. Eh, tama yung tanong mo. Mga gamer eh. Kahit ano, magtanong ka. Siguro, sino sa kanila yung... Yung video na napapanood nyo, mga Kaldab, yan po yung kilig moments o yung kilig update ko sa mga true-blooded Aldab Nation. Yan po yung patunay na talagang masayang-masaya ngayon sila Mengay at Tisoy. Mali po yung mga nababalitaan yung issue sa social media. Well, sana po ay nagustuhan nyo ang video na yan na kung saan mga Kaldab, eh pinatunayan ko na naman po sa inyo at ipinamalas ko yung mga kaganapan po kila Mengay at kay Tisoy. Ang pag-uusapan natin mga Kaldab ay tungkol po sa ML. Yan po yung topic kasi sa bawal ang judgmental. Kumbaga ML gamer. Alam nyo po ba na mga... Well, siguro naman po karamihan po sa inyo ay alam to na ayaw po talaga ni Mengay na mag-ML si Alden. Totoo to mga Kaldab. Well, pakinggan nyo po muna yung sinabi ni Bossing kay Alden. Sabi niya, bakit di ka nalang mag full time mag ML professional? Ang sagot naman po ni Tisoy kay Bossing, paano na ngayon ang karir? O paano naman ang karir? Ang sagot naman ni Jose kay Alden, iwan mo na ang pag-aartista, mag-ML ka na lang. May pera din naman pala. Ang sabi naman po ni Alden to Jose, Kuya Jose, usap tayo sa likod mamaya. Ah, ito po yung mga pagkakataon mga Kaldab, na ayaw po talaga ni Alden, ano ba yan? O ayaw po ni Tisoy na mag full time sa ML. Alam nyo naman po yan dahil minsan lang naman po mag live streaming pero andun na siya. Kumbaga naghihintay na lang po ng oras. Bakit nga po ba ayaw? Kasi mga Kaldab, hindi niya po talaga pwedeng iwan yung showbiz kasi nandyan pa si Mengay. Gusto niya lagi siyang nasa likod ni Mengay. Oops, issue, napakagaling mo naman Mr. Destiny. Paano mo naman nakukuha yung mga ganyang balita at saan ka naman kumukuha ng mga impormasyon? Alam niyo mga Kaldab, kung true-blooded Aldab Nation kayo, may part po talaga na nagsalita si Mengay na ayaw niya talagang mag-AML si Tisoy. Marami pong humusga dyan mga Kaldab, maraming nag-comment na yan ka po kasi kapanahunan po nila Mengay at ni Mr. Quarantine. Marami pong nag-comment dyan, isa na po tayo doon na natuwa, bakit niya pagbabawalan si Tisoy kung wala naman po talaga silang relasyon sa isa't isa, kung hindi naman po talaga sila mag-asawa. Napakarami pong, well siguro hindi ko lang po talaga makuha kung kailan siya at saan. Basta, siguro masasabi nyo kayo na po mag-comment na sinasabi ni Mr. Destiny, totoo yan. Kayo po kasi yung karamihan sa inyo, mga mommies, mga true-blooded Aldab Nation, alam nyo yan. Alam nyo kung ano yung sinasabi ni Mr. Destiny at kumbaga
kayo na rin po magsabi kung totoo siya o hindi. Kasi baka batikusin po ako na wala naman po akong narinig niyan, Mr. Destiny. Gumagawa ka na naman ng issue. Napakagaling mo naman magtahi-tahi. Nakukuha mo agad. Alam nyo mga kaaldab, hindi ko naman po sa inaangat lagi yung channel natin at sinasabi ko to paulit-ulit. Para lang po sa kaalaman ng lahat, sa mga baguhan lang po sa channel natin, yung mga bumibisita. Hindi po ba? Well, pagtuunan natin tong napakagandang update kung saan mga kaaldab, nakikita nyo po sa dalawa yung kilig factor na kung saan bihirang-bihira nyo makita. Ngayon po ay unti-unti, well, siyempre nagsimula ng Lunes . Lunes pa lang po, pinasaya na tayo nila Mengay at Isoy. Ano pa ngayong Martes, hindi po ba? Ito po yung mga gustong-gusto kong kinukunan. Sabi ko nga po, di ba aling magkaroon tayo ng problema sa copyright, wala pong problema yan. Ang importante mga kaaldab, makita nyo yung video na kung saan mapapatunayan ko. Kasi kung sasabihin ko na lang po ito ng puro picture lang, maghahanap kayo ng ebidensya at resibo, sasabihin nyo, saan naman Mr. Destiny yung mga kilig na sinasabi mo? Wala ka naman pinapakitang video, wala ka naman pinapakitang ebidensya at resibo, tanging mga picture lang to nakikita ko. Nasaan ang kilig dito? Well, para po sa kaalaman ng lahat, ako po medyo kumbaga umiiwas na rin sa mga ganyang batikos. Kaya ako na rin po yung gumagawa ng paraan. Sabi nga ng mga true-blooded Aldab Nation sa akin, Mr. Destiny, minsan magpakita ka rin. Ipakita mo yung mga video na kung saan talagang nasasabi mong kilig moments. Kaya nga po natutuwa rin po ako doon sa mga taong nagko-comment sa akin. Siyempre yung mga nagmamahal, mga true-blooded Aldab Nation na talagang sumusuporta. Hindi lang po sa channel natin, kundi kila Mengay at kay Tisoy na patuloy po tayong pinasasaya. Biruin nyo mga kaaldab, napakaganda po ng ipinakita nila sa APT Studio na kung saan mga kaaldab, napuntahan ng topic ang ML. Kumbaga mga kaaldab, sa mga nag-trust talk po kay Tisoy, hindi po ba yung mga binanggit niya, well, bahala na po kayo. Kasi sa akin, mga kaaldab, yung mga sinabi kasi ni Tisoy, para sa akin lang mga kaaldab, may mga patama rin po yan doon po sa mga naninira kay Mengay, doon po sa mga taong ang sinisiraan po at laging binabanggit si Mengay pag nagla-live streaming po siya. Well, kayo na po bahala mag-comment kung sa tingin nyo hindi po yon yung nakita ninyo at napanood nyo sa APT Studio. Ang sa akin lang mga kaaldab, humuhugot din po si Tisoy. Kumbaga, nagpapatama rin po siya at nagpapasaring. Kung minsan mga kaaldab, may mga pagkakataon na ganun yan, na kailangan mong mambatikos para malaman naman ng tao na hindi po maganda rin ang ginagawa ng iba. Malaman po rin ng iba na talagang meron pong naninira kay Mengay kapag ka nag-EMM si Tisoy, may mga nambabastos. Yan po yung patunay. Kasi baka sabihin nyo na naman sa akin na Mr. Destiny, gumagawa ka na naman ng issue, wala naman kaming nabalitaan na ganyan. Ngayon alam nyo na, mismo po, mismo mga kaaldab, sa bibig na po ni Tisoy narinig ninyo. Kasi mas maganda na po siya kesa po gagawa na naman po ako at sasabihin ko, may mga pagkakataon na talagang kailangan kong magpakita ng ebidensya at resibo. Habang tumatagal mga kaaldab, talagang tumatalino yung mga nanonood sa atin. Totoo to, real talk to mga kaaldab. Habang tumatagal po, nagkakaroon po sila ng mga idea kung bakit kung ganito o bakit ba ganyan. Hindi po ba? Kaya nga po lalo lang po tayong tumitindig o ipinalalandakan. Kasi kung tahimik lang po tayo, lagi po tayong ida-down. Hindi po ba? Gaya nga yun, mga kaaldab, na bigla pong nabawasan yung mga nagka-trust talk kay Tisoy dahil nga po sa takot na baka gawin niya o hinahanap niya na. May mga pagkakataon po, hindi po ba, na pumapabor din po sa Aldab kapag nakakarinig po tayo o nagsasabi tayo ng medyo masakit na laban sa iba, hindi po ba? Yan po yung lagi kong sinasabi. Minsan po kailangan mong magsalita. Hindi naman po laging tahimik lang. Kailangan iparamdam mo rin sa mga nanonood at sa mga taong na nagagalit ka rin. Gaya po ni Tisoy, kumbaga si Tisoy po ay napuno na at kumbaga ipinaramdam niya na yung galit niya sa mga taong
ng batikos at ng insulto kay Menggay. Well, hanggang dito na lang po. Pero bago po tayo magtapos, subscribe po kayo sa aking Facebook page para po sa Alda. Na andun po sa post ko, makikita nyo. Sa mga hindi pa po, subscribe na po kayo at follow. I-like nyo at i-follow nyo na rin po yung page. Sa mga video po na mga hindi nyo napanood o matagal na, madoon po mapapanood nyo. Hanggang dito na lang po. At kung bago lang po kayo sa channel na to at True-Blooded Aldab Nation ka, consider na kitang bagong subscriber at huwag mong kalimutang pindutin ang bell icon para lagi kang updated sa bawat video na i-upload ko. Hanggang sa muli, salamat sa panonood at pakikinig.